Ang gagawin natin ngayon ay yung paano ang actual wiring ng car wash window machine with a timer and ECSA relay. So ang ginagamit natin ngayon ay itong ECSA relay. Okay? Hindi lang ito yung relay na pwede natin magagamit para sa car wash natin. May mga ganitong mga relay. Ayan, itong klaseng relay na to. Ganitong relay. Okay, ganitong relay, ayan. Okay. Pero ang papakita ko sa inyo dito, ito yung ECSA relay. Ganon din yung nakikita nyo sa diagram ngayon, ECSA relay po to. Okay? So, dun sa mga previous na mga video ko na nagko-comment na mas maganda, murang relay para magagamit sa car wash, ang masasabi ko, yes, hindi ako makipag-debate sa inyo. Ang sa akin ay sa pinakikita ko lang to kung paano yung gumawa ng car wash window machine. At makakatulong dun sa mga taong naniniwala sa akin. Okay? Again, okay, nandito na tayo. Ito yung ECSA relay. Ito yung kinakailangan natin. Ito yung universal queen slot. Bakit universal yung ginagamit ko? Siguro gagawa ako ng ibang video para ipapakita sa inyo kung paano i-revisit yung universal queen slot at paano para tatanggap lang siya ng 5 piso queen at 10 piso queen. Universal kasi sa experience ko kasi yung mga kaibigan ko nakikita nila at maganda kasi yung 5 piso coin kahit anong uri kasi ng 5 piso coin basta naka-register dito ay tatanggapin niya kahit luma o bago man. Tapos kapag may 5 piso coin na ano yung tawag sa Tagalog ng PUP o ano yung hindi maganda yung ano niya yung medyo UP na siya. Yung minsan kasi sa babara yun sa universal dito iluluwa niya. So hindi siya babara. At napakaganda pa is kung gusto mo, let's say 3 minutes na kaset yung timer dito. So kung isiset mo siya na yung 10 piso coin tatanggapin niya, so automatic 6 minutes. Okay? So yung kung yung customer walang 5 piso coin, may 10 piso coin siya, makakapag car wash pa rin siya. So yun lang. Okay? So ngayon, timer. Okay, ito yung timer gagamitin natin. At yung power supply na gagamitin natin na 12 volts, ito yung ginagamit ko. 12 volts, 5 amperes. Pero pwede kahit ano yung gagamitin nyo as long as 12 volts siya. Kahit ganitong mga transformer. May ibang setup transformer yung ginagamit ko, 12 volts. At 12 volts EC, imagine ha, 12 volts EC po to, itong connection na to, 12 volts EC, pwede nyo magagamit direkta dito sa timer. Kasi may rectifier naman to siya, may diode. Iko-convert niya yung basta 12 volts EC lang, i-convert niya magiging DC. At pwede kayo kukuha ng supply galing dito. But kung yan ay expert na kayo sa electronics, so pwede. Ito yung gagamitin niyo. Pero sa example ko, automatic na. DC na po yung output na gagamitin natin. So pag-uusapan na lang natin yung red wire tapos black wire. Kapag red wire kasi, kukunik natin din sa red wire dito. Yan. Then black, galing sa black din dito. So ganoon din, red wire, black. Pero dito hindi kasi ito naka red or black. So ito yung supply, power supply source or section ng timer. So ito. So yung black, connect natin sa black sa supply tapos red itong brown. Okay? Ito yung supply, huwag kayong malilito dito kasi black at brown din yung gagamitin natin sa relay. Ito yung relay, built-in relay ng timer. Tandaan nyo, built-in relay po ito ng timer tapos may external relay po tayo na ECSR. So, external relay na ECSR, extra relay natin, ito yung kukunikan ng car wash, pressure washer, yung motor. So, dito yung magkukunik. So, ito yung maglo-load. Dito yung load, ito yung load side, ito yung input side. Okay? So, yung relay kasi, ECSR relay, dalawa siyang part. May load, tapos input side. So ito yung load side, ito yung EC. So kung under na to, wag to yung gagalawin. Kung ito yung gagamitin niyo sa actual na car wash niyo, ibabalot niyo ito ng electrical wire para safe po kayo, hindi kayo makakuryente, okay? Kasi again, warning po. Napakadelikado po ito kapag nakasaksak na ito mamaya dito. Kung magtitesting kayo, ito ay 220 volts makakuryente. Huwag niyo itong hawakan kapag mag-under na to, okay? Kung magtitesting kayo diyan. At make sure kung hindi kayo familiar sa electrical or electronics, lalapit po kayo dyan sa pinakamalapit na expert para pa lang po sa safety, okay? So ito yung 12 volts. Base po dito sa ECSR, tatanggap siya ng 3 to 32 BDC.
BDC po ha, Bolts DC, hindi po EC, masisira po to. Ngayon, kukuha tayo ng 12 volts galing dito, papunta dito. Ganon din, 12 volts dito, 12 volts dito. Yan, para andar. Okay, ang una natin gagawin ay kukunik ko muna to. Yan, okay. So, yan, nakakunik na po yan. Okay, so 220 volts na po to. Huwag nyo po itong hawakan. Delikado, okay, makakuryente. Ngayon, itong source natin, 12 volts, sasaksak ko na rin. Ito yung plug niya. So, yan. Yan, umiilaw. Tingnan nyo, nabibip yung timer tapos umaandar yung quizlet natin. Kasi kinukunik ko na to. Nakakunik na to. Yun, nakakunik na to. So, paano ko ito kinukunik? Okay? Medyo marami kasing wire para hindi kayo malilito. Ito lang yung tatandaan nyo. Ito yung positive yan. Yung red yan, positive, negative. Okay? So, 12 volts yan. Okay? Yung positive dito at negative, kinukunik ko po dito sa positive. Tapos yung negative, kinukunik ko po dito sa black. Okay? So, saan ba ito? Papakita ko sa inyo. Ito yung, yan. So, okay. Tatanggalin ko lang muna ito. Okay, tatanggalin ko muna ito. Mamaya, papakita ko sa inyo kung saan ito gagamitin natin. Ito yung black. Hinawakan ko to kasi 12 volts DC lang po ito, hindi to makakuryente, pero kung again, alam ko kasi yung electronics mga wiring, so medyo kampante po ako nito, pero kung kayo hindi kayo sure, please lalapit po kayo sa mga expert na electronics o electrical guy na malapit sa inyo, okay? So yan, 12 volts yan, tingnan nyo 5, yan, galing po yun dito, positive, so nakakunik po to, ito po yung red na yan na wire na yan, okay? Tapos itong black, ito. Ito po yung black na to. Okay? Yan. Itong black na connect. So, tatanggalin ko lang to. Yan, okay? Na-connect po yung black. Itong galing sa Queen's Lot, hindi po ito, hindi po natin ito gagamitin, okay? Itong wire na galing dito, hindi natin ito gagamitin. Itong gray ata, yung color na gray. Ang gagamitin lang natin dito, tatlo lang, black, red, at yung white. Ang white kasi, ito yung signal, queen signal. Dapat, sa timer ninyo, ang gagamitin lang natin dito sa timer, maliban sa lagyan natin ng power supply yung timer, source yung timer para aandar, yung 12 volts yan, kinukunik na po natin. Itong green, nakakunik po ito dito sa red, yan. Okay, tapos yung black, nakakunik po dito sa black. O ganun din sa kinukunikan niya, so, kaya maandar to. So yan. Tapos ang itong output, kaya huwag kayong malilito, ha? Sabi, ito yung sabi ko kasi na yung sa relay kasi, itong output ng relay na built-in is tatanggalin ko lang muna to. Huwag kayong malilito nito kasi ito yung para sa load natin sa SSR, input ng SSR, tapos ito yung galing sa built-in na relay natin. So kaparehas kasi sila ng color ng power source, okay, ng relay. So, ito yung sa power. Ito yung sa relay. Para ito yung mamaya explain ko. Okay? So, ngayon, ang gagamitin natin dito naman, itong part na to, yung section na to, yung white wire lang. Okay? Itong positive at negative, hindi natin to gagamitin kasi yung iba, ito yung sinusupply nila sa Queen's Lot. Okay, walang problema. Ganun din. Pwede nyo gagamitin to. Pero kasi sa akin, eh, same lang sila ng supply. So, parang nakakonnect na lang din sila dito. Itong positive at itong negative na nandito. Yung wire na nandito. So, ngayon, para makonnect natin yung Queen's Lot at yung timer, ang kinakailangan nyo lang, na kasi may power na silang dalawa, yung white wire ng universal Queen's Lot ninyo at yung white wire ng timer, ikukonnect nyo. Kasi ito yung Queen signal. Importante ito. Kapag hindi ito nakakonnect, kapag hindi ito nakakonnect, tapos nag-try kayo na mahumulog ng coins dito, hindi walang time yung timer, baka isa yung ito sa mga problema ninyo. Okay, yung signal, hindi natanggap ni timer na, may signal pala, may coins pa ka pala. Okay, ito kasi yung signal, coin signal. Galing sa coin slot patungong timer. Okay, yan, nakakonnect na sila, connected na. Okay, so base po sa diagram natin, nakonnect na natin yung white wire patungo dito sa timer at yung may supply na rin yung Queen's Lot natin na timer. So ngayon,
Ang susunod naman natin, itong isisa relay natin. So, ito yung isisa relay. Okay? So, kung itong isisa relay, kung lalagyan natin, ito yung tinanggal ko kanina, lalagyan natin, sabi kasi yung input niya dito is 3 volts to 12 vo to 32 volts. So, lalagyan natin ng 12 volts. Okay? Tingnan niyo ha. Itong negative, since negative may black dito, i-coconnect ko. Okay? Kukunin ko yan. O, ito yung black wire negative galing dito. Kung titingnan, make sure din may sign na negative. Yan. Minus negative sign po yan sa electronics. Tapos yung plus, positive sign po yan ng electronics. Okay? Itong positive, meaning ikukunin ko dito sa positive 12 volts. Yan. Tingnan nyo. Yung LED indicator, iilaw yan. Okay? Tapos tingnan nyo dito yung load. Kung car wash pa to, aandar na. Okay? Okay. Yan. Umiilaw. So, tinanggal ko parang masakit kasi sa mata. Yan ha. Okay. Yan. Tinanggal ko muna. Tapos tingnan nyo, naka-red. So, ito yung palatandaan kapag kung nakakunik yung car wash nyo dito, umaandar na yung car wash. So, kapag car wash na yung mga may sasakyan na ka-car wash nila. Okay? Yun. Pero ang problema, wala pa tayong coins na hinuhulog sa coin slot natin, but umaandar siya. So, yun yung problema. Kaya, balik tayo sa diagram dito. Ang gagawin natin, yan, ito yung built-in na relay. Tingnan nyo, ito yung black, ito yung gray. O, di ba? Gray, sorry. Ito yung brown wire, di ba? Black, ito yung common, tapos ito yung normally open. Kung titingnan nyo dito pa, okay, dyan, ito. Kung titingnan nyo, meaning, ngayon, ang connection ng relay natin is naka normally closed siya or connected yung black at green. So, yung black at green automatically kung sa ilaw pa, nag-iilaw na yung ilaw ng taha, sa bahay natin. Okay? So, ngayon, yung black at brown is open. So, meaning, hindi umiilaw. Kailangan natin pindutin para iilaw yung ilaw. So, ganun din yung nandito. Kailangan natin ng hulugan ng piso para aandar yung timer natin. So, gagawin natin siyang switch. Ito yung gagawin nating switch. So, base po sa diagram, titingnan na natin yung diagram naman, ay puputuloy natin or i-coconnect natin yung brown dito sa positive na connection. So, kung titingnan ninyo, sasaksak ko na ito muli, tapos tingnan nyo, umiilaw yan. Yan. Kanina, ginaganito ko lang to para hindi masakit sa mata. Okay? Ayun. So, ngayon, puputulin ko na yung red wire patungo sa 12 volts. Yan. Imagine yung red wire patungo nakakonek sa 12 volts. So, puputulin ko. Okay. Hindi na umiilaw to. Wala na. Hindi na umandar yung ilaw. So, kung i-coconnect ko, base po dyan sa diagram, yung green na wire galing sa timer. Yan. Pero, take note ha. Wala pa po tayong time sa timer natin. So, hindi pa natin hinulugan. Okay. Natanggal lang dito sa yan. Okay, kinonek ko sa gray. So, tapos nakakonek yung isang dulo dito sa relay natin, sa input. Tapos yung black, i-coconnect ko na naman patungo dito sa connection. Tapos yung dulo nito, yan, i-coconnect ko sa 12 volts ng supply natin. Okay? Take note, yung timer natin, zero pa. Okay? Walang time. Okay? Kung ang gagamitin nyo, black at green, yung green, tingnan nyo, nilagyan ko ng electrical tape para hindi magagamit, aandar to automatic. Kasi, kung sa switch pa, yung green at black ay naka-switch on na. Okay? Yan. Ngayon, huhulugan ko ng 5 piso coin. Ito, nakaset na kasi ito as 3 minutes. So, ipapakita ko lang ito. Ito yung 3 minutes. Okay? Sana klaro sa inyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung switch na naka-on ay ang number 2 lang. Yung lahat nasa ibaba. So, 3 minutes po to. Okay? Yan.
Kung hulugan ko, piso lang yung nakikita nyo rito kasi hindi ko pa po na-reset. So, gagawa ako ng ibang video para ma-reset ko yung Universal Coin Slot. Natatanggap siya 5 piso coin at 10 piso coin para sa car wash ninyo. Okay? So, imagine na 5 piso coin to. So, magiging 3 minutes yan. Kung 10 piso coin, so, again, hindi ko pa na-reset ito. Magiging 6 minutes po ngayon. 10 piso, 5 piso coin, yun, imagine lang natin. Okay, op. Okay, sorry. Hindi nag-ano kasi walang time kasi hindi nakakonek, natanggal yung white wire. Yan yung tingnan nyo. Okay? Baka sa connection nyo, yung white wire hindi properly connected. Yan. Okay, so yan, connected na. Sa actual, gagamit kayo ng soldering nito. So, solda nyo. Tapos, lagyan nyo ng electrical wire para safety. So, ngayon, hulog na naman natin. Okay, yan. May time na tayo. Okay? At, okay, sorry. Hindi umilaw. Kasi, anong nangyari? Na hindi nakakonek, natanggal. Okay, so, i-connect ko yan. Sorry. Kung... Okay. Okay, yan. Okay, so, natanggal lang yon. So, paglagay ng time dito 3 minutes automatic ilaw under yung papatayin ko lang itong ilaw, okay, under yung car wash niyo, tapos nagre-red yung LED indicator ng SSR relay, meaning may input siya at yun ma-under na, okay, under yung timer niyo kapag ganito. Okay, so ganun lang, i-connect niyo yung universal coin slot sa 12 volts, so positive negative yung connection, positive negative, red to red, black to black, ganun din ito. Itong wire niya, itong black, connect sa black dito. Tapos yung gray na connection nito, brown. Ito, okay, balik. Hindi nyo na nakita. Yung black, tapos itong brown, i-connect nyo sa black dito. Tapos yung brown, connect sa red. So, 12 volts yung kailangan kasi niya. 12 volts, yan. Okay? So, tapos itong sa relay, yung brown at gray, yung kanina sa nakikita nyo, ito, nakikita nyo sa diagram, yan. Tapos, yung white wire dito, yung white wire, itong black at red dito ay 12 volts po to. So, hindi ko ginagamit to dito, so pwede nyo, so, importante yung white wire. Okay? So, yan. Ngayon, siguro... medyo klaro na to kaysa nakarang video ko kung paano i-connect. Okay? So, dun sa mga nag-subscribe, salamat po sa pag-subscribe ng channel ko. At kung may mga tanong pa kayo, pwede kayo mag-message sa akin sa Opuntiki, Facebook group ko. Dun, makaka-reply ako kung kailangan ko ng mga diagram, isi-send sa inyo, mga screenshot dun. Pwede ako, madali akong mas available ako doon, mas madali kong marireplyan yung mga tanong ninyo doon sa Opuntiki Facebook group ko. May Opuntiki Facebook group na po ako at yung Opuntiki Facebook page doon. Kung may mga katanungan kayo, marami pa po akong mga video na gagawin at ilan dito yung Pisonet timer. So, gagawa tayo ng timer para sa Pisonet. At yung timer sa gagawa tayo ng yung charging station. Paano kung gusto ka mag-business sa bahay mo na may mag-charge na kapitbahay nyo sa cellphone nila. So, gagawa tayo nun. At marami pang iba, okay? Sa ngayon, hanggang dito lang muna ako at salamat po sa panonood.